2021, yes, it is the best time para baguhin ang mga bagay na hindi nag-work nung nakaraang taon. O kaya trip mo lang mag-try ng mga bago kasi syempre, ayaw mo na lang ulit-ulit eh. Nakaka-boring, di ba? Nakakasawa. Tulad nitong Sharkoon Rev 220 ATX PC Case. Bago siya kasi hindi madalas ang ganitong PC Case configuration concept. Tulad ng Rev 100 PC Case na na-review namin, your hardware components will be installed vertically so nakarotate siya by 90 degrees. Also, nasa right side din yung tempered glass panel niya. So nakikita mo, ito yung desk namin, nasa kaliwa siya. Kaya kung may minimalist kang taste pagdating sa design, ikaw ay aakitin nitong Rev 220. Alam mo yan, pang only pants. Alam mo yung only pants? Nakakit ka man o hindi, o tingnan mo na lang to. Pag may OnlyFans na to, makapasubscribe ka eh. Mukha siyang premium talaga with its carbon fiber design front panel. Tapos may black aluminum plate sa gitna na may silver frame at RGB backlight na nag-i-illuminate dito sa may bandang outer ano niya. So hindi siya nakakasilaw kasi parang illumination lang yung nangyayari sa kanya. Ang dimensions ng case na to ay 48 by 21.5 by 48.5 centimeters na may bigat na 9 kilograms that makes it really sturdy. Halata naman sa physical characteristic niya, di ba? Ang laki, di ba? So, ATX case to, pero pwede kang maglagay ng micro ATX or mini ITX. So, alang, sino ba maglalagay ng mini ITX dito sa ganito? Pero maliban sa meron kang motherboard na ATX, bakit mo nga ba kailangan ng ATX case or bakit ka mag-up sa ATX case? Unang-una, syempre, ang expandability. Dahil nga malaki siya, ibig sabihin, dapat merong space para sa hard drive and SSD mo. Para sa mga terabytes of games mong naka-imbak na wala pa namang balak tapusin. Naka-imbak lang siya, naka-install lang. Ayun! Meron itong dalawang base para sa 3.5-inch drive and 4 para sa 2.5-inch drive na detachable and easy to install. Dahil full-size case siya, meron siyang 7 na expansion slots sa taas para sa graphics card, sound card kung meron ka, capture card, NVMe PCIe SSD, and kung ano naman yung lalagay mo sa PCIe slot mo. Pangalawang reason, syempre, ang cooling. Dahil nga spacious siya, ibig sabihin, maganda ang cooling capabilities niya. Out of the box, may pre-installed na tatlong non-RGB 120mm fans ito sa front panel at dalawang addressable RGB 120mm fans sa rear panel. Pero kung nabitin ka pa, tapos gusto mo ma-maximize yung cooling performance nito, may capability pa siyang umangat. Kasi may screw hole siya para sa 140mm fans. Diba? Pabitin ka eh. Gusto mo na mas malakas tsaka mas malaki. Tapos, if ever may balak ka mag-AIO CPU cooler, may dalawang choices kang pwedeng pagpilian kung saan mo siya ilalagay. Pwede sa front, pwede sa rear. Pag sa rear, obviously, nakikita niya ba dyan? Kita? Kita. Oh, sige. Obviously, 240mm pa din yung kasya sa kanya. Ngayon, wala naman siyang hanggang dito lang. 240mm radiator pan. Ayan, radiator lang yung kasya dyan. Pero pag sa harapan, akala mo lang hindi kasya yung 360mm radiator. Pero akala mo lang. Pwede mong tanggalin itong plastic shroud na to. Kung mag-CPU air cooler ka naman, basta hindi lalagpas ng 16.5cm yung height ng CPU cooler mo, kasyang-kasya yan. Swak! Pagdating naman sa airflow ng case na to, tulad ng Rev 100 PC case, kitang-kita mo na agad and may imagine mo kung paano yung airflow niya sa case. Kung hindi mo ma-imagine, si Jim na yung bahala magpaliwanag sa inyo. So, ayan lang. Roll mo lang. Gaganan lang, gaganan lang. Hindi, magbibira na ka dito. Aspect, ako yung magpapakita. Shhh! Ayan lang. Hindi na biro na. Thank you. Ay, sana ako dun, ha? Basta, dito siya umuhigop. Sa ilalim, sa gilid, tapos papasok. Peliwanag ko pa. Pero dahil sa design ng front panel nito na sarado, I believe mas maganda ang push ng hangin ng Rev 100 case. Actually, nung una, itong design na to, di ba, metal plate siya. Pagka tinapatan mo ng aircon yan, syempre, mag-a-absorb ng lamig yan. So, ang nangyayari, magkakaroon ng convection siguro. And, tinignan ko yung loob.
plastic pala yung other side. So, kung meron mong convection na nangyari, siguro, konti lang. Anyway, dito sa magkabilang side ng front panel, tsaka sa bottom part, siya kumukuha ng airflow. Tapos, may dadaanan siya ng dust filter sa loob. Astig talaga tong dust filter nila eh. Easy to clip, easy to unclip. Hip hip, hooray! And of course, meron din siyang dust filter sa may air intake ng power supply. Pagdating naman sa airflow palabas ng case, dito wala lang masabi. Hindi ko kasi makita eh. As you can see, bawat portion may singawan. Sa taas, sa gitna, tsaka sa baba, which is yung vent ng PSU. About sa PSU compartment naman, you can actually install it upwards kasi it can pull air sa vents dito or install mo siya ng usual na nakababa. May spacers na din siya with decoupling mounts para iwas vibrations if ever malag-alag siya. Ay, hindi malak. Vibrations, malag-alag. Hindi, pagkaya mo sobrang lakas ng pants mo, nagkaroon ng vibrations minsan, pagka hindi may bit yung pag-a-cross mo. Tapos, may apat din siyang well-leveled legs. Tiyan mo, taas ng elevation nyo. So, 100% sure na may enough air siyang may higup. Higupin niya yung pataas, kahit na ilagay mo pa siya sa carpeted floor. And kahit na innately heavy itong chassis, meron ba din siyang rubber pits? So, kahit ilagay mo siya sa edge ng table mo, hindi siya basta-basta mauusog unless masagay mo ng malakas. Pero syempre, para iwas accident, dapat ilagay mo sa safe place ng desk mo. Alright! Di ba malaki-laki yung space to breathe na itong case na to? Ibig sabihin, malaki yung space niya para lagyan mo din ng RGB goodness mo dito. Kaso nga lang, ayaw ni Jim eh. It's not his thing. Your RGB is good, but I need cash. Kaya yun, meron siyang addressable RGB controller sa likod na may 8 na 5 volts 3 pin outs, which is compatible with ASUS ROG Sync, MSI Mystic Light, Aorus RGB Fusion, and ASRock Polychrome Sync. O, lahat na nabanggit ko, nakinig ba kayo? Baka naman. Magkakaiba kayo, lahat kayo, bida ko. Kunwari, may RGB magnetic strip ka. O kaya, simpleng LED strip lang tulad na ito. Wala kang magnetic, lahat ng PR eh. Shopee lang. Yan, pwede mo siya ilagay dito sa ilalim o kaya sa taas. Tapos yung lagayan niya, medyo subtle lang, hindi yung nakakasilaw. Imbang illumination lang na indating niya. Parang tulad nito. So ayun, kahit na sobrang daming RGB pa ilaw pa yung ilagay mo dito, hindi mo kailangan ikram yung mga cables and wires, which is another advantage ng ATX case. Hindi lang siya maluwag, maganda din yung cable management system niya. Ang dami niyang cable pass-throughs, so napakadali lang i-route yung mga cables mo and for flexibility din para sa ibang motherboard brands. Meron pa siyang rubber grommets para sa ATX power connector, PCIe power connector para sa GPU, at para sa I/O cables na manggagaling sa cable compartment dito sa taas. Kumbaga, tinamad ka lang talaga kung ano eh. Hindi mo sinunod yung cable management pat ng chassis na to. Kasi, spoon fed na masyado eh. Talaga makikita mo saan yung saan pupuntahin to, saan pupuntahin yan. Alam mo yun? Talagang sobrang comfortable mag-build. Kahit na sobrang laki ng kamay mo. Sa akin, maliit pero makapal. I got the girth. Pero alam mo ba kung ano pang advantage itong Red 220 case? Sabi ko na naman, Red 220 case. Nakami-memorize mo na, di ba? Yun, advantage nito sa iba pang mga usual na case. Yun yung accessibility ng I/O ports. Yes, napansin ko na may dalawang USB 3.0, 2 USB 2.0, mic and audio jack siya, pero wala siyang USB-C port. Pero kung may motherboard ka na may USB-C port, ito na, dito na magiging maganda to. Bubuksan mo na lang itong magnetic cover and madali mo na siyang ma-access. Pero sayang pa din talaga kasi wala siyang built-in USB-C port eh. Para sa testing methodology ng thermal performance ng KISS, nabubulol ako sa madaming English. For our testing methodology para sa thermal performance ng case na to, ito ang sneak peek ng video editing / gaming PC ni Jim. So, abangan niyo yung dedicated computer tanyo series video namin para dito. Meron tayong Ryzen 7 5800X processor na may CPU cooler na Noctua NHD15 Chromax Black. Para sa akin, itong components na nilagay namin yung magandang showcase para sa case na to. Kasi malalaman mo talaga kung kasya ba yung cooler na ipapasok mo. Kasi nalaki ng size ng components na to eh, di ba? Nakatryo, tapos NHD15. For transparency, tinanggal namin yung isang 140mm pan ng Noctua. Kasi hindi siya kasya eh. Tumatama siya sa tempered glass dito. Kasi, pagkalilagay namin sa taas, tumatama siya sa motherboard. Ano yan? Yung heatsink, tsaka yung sa RAM. Kasi medyo mataas din yung width ng RAM namin eh.
nakapasapanoorin nyo sa next video namin. So, ang ending, yung isang 140mm pan ay iniwan namin sa gitna. Tapos, pinilitan namin yung isang 140mm pan ng 120mm pan ng Sharkoon. Ang setup natin is obviously may front-to-back airflow pot and may positive air pressure dahil sa 3 intake sa harap at 2 exhaust sa likod. So, dahil nga nakikita yung medyo restricted yung airflow dito sa loob, gusto natin malaman kung ano ba ang nakukuwang lamig ng GPU compared sa nakukuwang lamig ng CPU. So, minessure ko yung temperature dito tsaka yung papunta dito. And it turns out, tama nga yung judgment natin na medyo restricted ang airflow nito. Kasi nga, bawas ng 3 to 4 degrees ang lamig na nakukuha ng CPU. So, kung 37 degrees na nakukuha ng GPU, yung nakukuha ng CPU is 40 to 41. With the Sharkoon Rev 220 case under stock condition, separately tested at room temperatures of 26 degrees Celsius and 19 degrees Celsius, we measured CPU temps at 90.3 degrees Celsius and 83.5 degrees Celsius respectively on running the Cinebench R23 multicore workload. Nakasunod ka ba? Ang daming degrees, di ba? Lista mo yan. Request tayo mamaya. Pagdating naman sa TimeSpy Extreme Stress Test, GPU temps reached an average of 72 degrees Celsius. At nakakuha ito ng passing rate na 97.7%. I would say na kahit hindi ganun ka-smooth ang pagpasok ng hangin niya papuntang CPU, ang galing naman niya magtapon ng mainit na hangin palabas. Talagang ramdam ko yung init na nilalabas niya dito sa likod eh. So dapat may enough space ka between the case tsaka sa wall mo. Alright! So madami na check-in sa listahan ko tong Rev 220 case na to. Palalo siya in terms of expandability, build quality, RGB flexing, tidy cable management system, no GPU sagging, comfortable to build with, and easy I/O accessibility. Yung cooling naman niya, okay lang. Medyo biased lang siya sa GPU kasi siya yung una na nakakuha ng hangin. Unless mag 360mm AIO CPU cooler ka para quits na sila. Recommendable to have itong case na to, pero kailangan mong ternoan yung design niya. It is not for everyone, masyado siyang classy and premium looking for me. And definitely para sa mid-range to high-end PC builds, that comes with an SRP of 5,520 pesos. Oh, susubukan mo na din bang magtry ng something new tulad na itong Rev 220 case? Or hihintayin mo na lang yung part 2 namin para mas ma-engganyo ka pa. Big thanks again kay Sharkoon. Bask it up. Ayos ba? Bet mo ba? Comment down below. Paalam mo sa akin yung sa baba. Patry ko mag-reply. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to get subscribed. Enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG. Oh! Nandito ka pa din! Nakabasa lang ng giveaway sa title eh. Tinakasun lang ng dulo eh. Oo, nag-skip ka. Unang-una, maraming salamat at na-reach na natin ang 100,000 subscribers. At dahil doon, mamimigay tayo ng mangilang-ngilang giveaway. Eh, gusto nyo, di ba? Giveaway. Baka mga 5 or mas madami pa. Tapos mamimigay natin yan ng paisa-isa lang. Pwedeng every 2 weeks. Kaya palagi manonood. At simulan natin sa una naming pamimigay. Ito. Teclas T-Pad P20 HD. At ang maswerteng mananalo ay malalaman natin in 2 weeks time. Yung mechanics natin, simpleng-simple lang, pero makinig ka mabuti. Unang-una, sasagutin mo lang yung tanong ko dito sa comment section sa baba. Take note ah. Dito lang yan sa video na to. Di yan sa previous video or sa mga future videos namin. Etong mismong video lang na to. Dito lang. Okay? Nag-gets mo, di ba? Yan. Pangalawa, at ito ang pinaka-importante, lalagyan mo lang yung sagot mo ng word na real talk. So, walang space, lowercase lahat, at huwag ka mag-append ng any special characters or numbers. Alright? Ulitin ko, lowercase lahat, huwag ka mag-append ng mga special characters or numbers. Pwede mo naman siya ilagay kahit sa part ng sentence mo, basta lowercase lahat, tapos wala kang ilalagay na special characters, numbers, basta yun. So baka ilagay nyo sa dulo, tapos ilagay nyo ng period ah. Hindi namin masama sa accounting yan. At ito na ang tanong. Sa tingin mo, bakit ang pogi ko? Eh, yun yung tanong. Di ba napakasimple lang? Bakit ang pogi ko? Pogi talaga ako eh. Real talk langs. O ito, ito sample. O, kay Jim, lagay mo. Yan, sample. Alright. Make sure na i-follow niyo yung real talk na instruction ha, kasi ayun yung magpapavalidate ng entry niyo eh. Pero ganda na yung sagot kasi babasahin namin yan eh pagka yung
kayo nyo napili. So, dapat be creative. Kasi lalabas yung pangalan nyo. Alam mo, may libreng shoutout ka. May libreng teklas ka pa. So, ayun lang yung mechanics natin. Napakasimple lang. Mag-comment ka lang. Pero, mas ma-appreciate namin kung ipapalaw mo din kami sa Facebook, sa Instagram. Kaya, like mo din yung video. Pero, I don't care. Maraming thank you ulit. And, GG. See you on the next video.